Sila, may ay nakulungan ng rabbits, oh! Pero Charlie, sa tingin ko, sold na yan eh. Tingnan mo, reserved. Nga, no? Mamaya na natin hatiin itong mga rabbit. Kailangan lang pare-pareho ang dami, kada kulungan. Ah, oo nga pala. Kukunin nga pala yan ang may-ari mamaya. Eh, excuse me po. Ilan po bang rabbit na ilalagay sa bawat cage? At saka sa tingin niyo po ba, may matitira pa po? Hindi pa namin alam eh. Busy pa kasi kami ngayon. Ang alam namin, 46 ang rabbits at 6 ang mga kailangan kulungan. Ah, sige po. Thank you po. Alam niyo po yun? 46 na rabbits. Tapos 6 cages. Ali, 46 divided by 6. Ano kaya yung number na kapag minultiply mo sa 6, ay 46 ang sagot? 8 kaya? 6 times 8, 48. Lampas sa 46. Eh di ba hindi pwede paglampas? Eh kung 6 at 7? Sige, subukan natin. Ilang 6 meron sa 46? 7? Di ba dapat nasa taas na 6 ang sagot na 7? Kasi ginamit natin ng 46 at hindi 4 lang. Oo nga, no? O sige, 7 times 6, 42. 46 minus 42, 4! Eh, paano pag wala nang i-bring down? Yan kaya ang... Remainder? Tama uli kayo dyan. Kapag wala nang i-bring down, at mas maliit ang natirang number kaysa sa divisor, yung number na yon ay remainder! Hindi, isusulat ko na ang remainder 4 sa tabi ng 46. Iwan na lang kaya natin sa ibaba ng 42. Sa tabi kaya ng 6? Isang ba talaga sinusulat ang remainder? Dito, 7, remainder 4. Sa tabi ng quotient? Ay, pareho pala tayong mali. Ay, pero, importante yung sulat ang remainder sa tabi ng quotient. Dahil kung wala ito, kulang ang sagot nyo. Sinamayo, tingnan mo kung hinahati nila yung rabbits. Ha? Teka, sandali lang. 46 na rabbits divided by 6 cages equals 7 rabbits per cage. At tingnan mo, oh, may 4 na sobrang rabbits. Tama. Tama, yun nga ang bilang namin. Pwede pong bilhin yung 4 na sobrang rabbits? Oo nga po. Pwedeng pwede.